sarap sa feeling, no, na, well, nung andun nga ako sa Indonesia, yung mga fans ko nun, yung Hana Fantastics, nagulat na lang ako one time, syempre, mag-meet kami, no, nakita-kita kami. Tapos, kinantahan niya ako, memorized niya yung kanlungan na kinanta ko rin. So, nakakatuwa talaga na inaral niya pa, nag-effort siya para maparinig niya sa akin na alam niya yung song. And, lalo ngayon na nasa Pilipinas na ako, dire-diretso pa rin yung supporta nila na, ayun nga, sabi nila na kahit hindi nila naiintindihan eh, na-appreciate pa rin nila. So, lalo kong napupush ang sarili ko na galingan ko pa, ayusin ko pa yung mga upcoming na i-release kong kanta. Nandun palagi yung pressure. Ngayon, na ganito nga, galing ako sa competition nila, parang nadoble. Kasi parang Filipino pride ka eh, kumbaga. Pag-uwi mo ng Pilipinas, oh, ito yung ano natin, pride natin dito sa Pilipinas, nag-represent ng country natin doon. So, ako naman, laging kabado, kahit lalo na kapag kinakanta ko Indonesian, pag sinasabi nila, uy, parinig naman ang kinanta mo doon. So, yung pressure ko para sa mga Pilipino and also para din sa mga Indonesian, kasi nga, parang feeling ko pa rin, ginajudge pa rin nila ako. I mean, parang nasa competition pa rin ako na pag kinanta ko yung genre nila, nakikinig, as in, kinikilatis talaga nila kung tama ba yung ginagawa ko. And, ayun nga, so para sa mga Pilipino na marami sigurong malaki ang expectations, lalo na pagbalik ko dito sa Philippines, so andun palagi yung pressure for me. Masasabi ko lang is thank you so much for always supporting me, for always showing your love towards me, even though wala na ako sa Indonesia, I'm here in the Philippines na pursuing my career. And I hope one day makabalik ako sa Indonesia to meet you all again and perform on stage.